manghingi siya ng isang basitong tubig. Nakadamit siya ng puti at nagsasabi na kapayapaan ng sumunod pala. Tumadatal ang panahon. Nasaan yung kapanahon? Napag-iwalayin ng aking ama ang tupa sa kanya. At dumadatal din sa inyong kapanahon na ang bawat sandali ng buhay ng tao sa ibabaw ng na kanyang hininga sa mga ilalim ng hawa at ang mga ginagawa ng tao sa ilalim ng hawa ay magkakaroon lahat ng kabayaran sa harapan ng atin. Sapagkat ngayon ay dumadapal na nga ang kaparusahan at ang sumpa na inaabot ng tao dahil sa kanilang kapalaluan at dahil sa kanilang ginagawang pagkakasala at pagkakamali sa harapan na ang iba, lalo na sa mga guru na mga nagtuturo ng mga banal na asuna na hindi wasto ang kanilang pagkakaturo sa tao at ilaba kanila itong nililigaw ay magkakaroon ng matinding sumpa at matinding kapurusan ang aabuti ng mga bulaan maging ang mga bulaan sa ibabaw ng lupang inyong pinasasalo. At dumating na nga ang panahon sa inyong kalagitnaan at sa inyong kapanahunan na ang isang relihiyon sa inyong kapanahunan sa sanlibutan ay nagkakaroon na ng kabuluhan. At alam nyo kung ano ito. At kilala nyo kung sino-sino siya. At alam nyo kung anong reliyon ang pinahihirap na aming ibubuhay sa gitna ninyo, maging sa gitna ng sanglibutan, yung mga nagpapunda ng mga nagtuturo ng katotohanan dapat buwag yung biginago at hindi pinangangaral ng wasto sa kalahat. At ang tao na lumalakad sa ilalim ng na gumagawa ng anumang kanyang nais gawin at gumagawa ng kanyang ibigin sa ibabaw ng mga na tila ba walang Diyos sa kanyang harapan ay inaabutan na rin ng kasumpatan at kasuklam-suklam na mga karamdaman na ang tao ay nagsasabi na may
hindi nila nakikilala kung sino at anong klase ang pagtagos na kanilang pinagkila. Sapagkat ang tao ay magaling lamang sa pananalipat, magaling lamang tumingin at humatong na tapuat hindi nilala ang mga kahulugan at ang mga hirama na nababalot sa mundong ibaba na hindi pinasasak. Na ang katotohanan at ang hiwa ay naisasangyaw na sa sanglibutan, at ang katotohanan na inyong pinadadala mula sa iba't ibang dako ng lugar at ng inyong bansa ay namumulat ang tao datapuat sila ay hindi nananatili sa pagkaturo ayon sa inyong itinuro sa pumamagitan ng katotohanan. At ang mga tao na inyong binigyan ng mga aral at ng katotohanan, bagamat tinanggap, ngunit hindi isinapuso, isinaisip ang lahat ng mga bagay at ang lahat ng pananalita at ang lahat ng katotohanan na pinagkaloob sa kalagitan. Na inyong pagbulay-bulayin o tao at inyong pagmasdan ang inyong kapaligiran kung may nagagawa baga ang tao ng tama sa harapan ng ating ama at pagmasdan niyo ang inyong mga sayo kung dumarating nga sa inyo ang mga kaloob na biyaya ng kalangitan at pagmasdan din ninyo sa inyong mga sarili na kung ang inyong pananampalataya ay nasa wastong pagkapananampalataya at pagmasdan nyo rin ang inyong mga sarili kung tulay nga na inyong kinikilala ang dakilang maging ang aming mga gawa at ang kaloob ng ating ama sa ibabaw ng loob. Bagamat ang tao ay nananatili sa mga kalayawan ng kita ng mga at nananatili sa pagiging mangbang at ang kanilang mga isipan ay nagiging marupok na kung saan sila ay naniniwala datapuat itong minawagan at meron ding nananampalataya na kung agawin ng iba ay nadadala si kapapangay. Yan ang inyong tingnan sa inyong mga sarili at maging ang mga tao sa ibabaw ng lupa na inyong nakakasalamuha ay inyong siyasatin at ang inyong pagmasdan kung sila ay nakakakilala at nakatutupad sa mga batas at palatuntunan ng aking ama sa kaligtasan. Maging kayo sa inyong mga sarili ay siyasatin niyo kung kayo'y nakagagana at nakatutupad o kung kayo ay nasa pananampalataya pa ng katotohanan na baka hindi nalalaman ng bawat isa't isa sa inyo, maging kayo o tao na hindi ninyo marunong siyasatin ang inyong sarili, na hindi nyo alam na ang inyong buhay ay nakapangani at na hindi nyo alam kung ang inyong mga sarili ba ay nasa wasto pagkapatnang tao. Naisip baga ng tao sa ibabaw ng lupa na magkaroon ng kapayapaan sa kanilang mga isipan at puso. Inisip baga ng tao na ang kapayapaan at ang katotohanan ay kailangan kanilin sa kanilang isip-isipan. Nainisip din ba ng tao na kailangan na ang aking ama maging ako ay maghari sa ibabaw ng lupa na inyong pinasasalubong? At naiisip ba ng tao kung sino ang dapat sampalatayanan at kung sino ang dapat pagkatiwalaan at kung sino ang dapat na pagsabihan kung ano man ang nararamdaman ng bawat isa't isa na nabubuhay sa ibabaw ng lupa na inyong pinasasalubong? Na ang tao ay nananatiling tulog at nananatiling nagpahinlay sa kanilang sarili ng mga ito. Na ang kanilang isipan
lahat ng kanilang puso ay nalalayo sa akin sa pumagitan ng paggawa ng material at ng pagbuhos ng kanilang sarili sa mga gawang makalaman at hindi gawang makaispira. Na sa akala ng tao ay mabubuhay lang naman sila sa gawa ng makalaman at hindi sa gawa ng makaispira. Diyan kayo nagkakamit sapagkat kayo o tao na kung hindi kong nagkaroon ng kaluluwa at hiniwa ay nalalaman ni baga na kayo ay may buhay pa sa ibabaw ng lupang inyong pinagsasama. Nalalaman baga ng tao ang bawat pagkinos, ang bawat kanyang pananampa sa ibabaw ng lupa kung hindi pinaitungutan ng aking ama na magawa ang lahat ng mga bagay itinigit sa ibabaw ng lupa inyong pinasasama. Kapapwa at hindi mapag-unawa ng sanglupa at hindi mapag-unawa ng tao kung anong ibig ko sa kalagitnaan at kung ano ang ibig ng aking ama na magana sa ibabaw ng lupa at sa daigdig na kanyang likha. Sapagkat ang tao ay sadyang magiging taong makalaman at sadyang ang tao ay tinupunan lamang ang sariling kapakanan kesa sa kapakanan na kanyang tao. At ang tao ay hindi man lamang marunong mag-isip kung ano baga ang kanyang dadatnan sa kasalukuyan, na hindi man lamang niya nalalaman na kung kinabukasan ay mga bubuhay pa ang bawat isa't isa sa iyo. Na ang pagkakakilala ng tao sa kanyang sarili ay walang pinangahawakan at walang nagahawak sa kanyang buhay, na diyan nagkakamang ang tao at ang sanglibra. Na ang tao ay nanamatili sa kadilina na ibinibigay ang ilaw na tapuat ito'y kanilang nilalayuan nang dahil sa sila'y nasisilang o sa dahil hindi nila maintindihan ang liwanag at ang kadilina. Na ang tao na kahit anong sabihin nabigyan ng kapatuhanan at ng aral, ito'y itinatakwil at hindi tinatanggap ng kanilang mga puso sapagkat ang kanilang puso't isipan ay nagiging sarado pagdating sa katotohanan at sa hiwaga na ipinagkakalob sa ibabaw ng lupang inyong pinasasalo. Na ang mga hiwaga at katotohanan na yan na siyang magpapalaya sa bawat isipan at sa bawat puso na dinaraya ng kanyang ako, na hindi man lamang namamalayan na siya ay dinadaya na ng kanyang kapwa at nang maging ang mga tao na nakapaligid sa kanyang kapwa. Sa paano nakasusunod ang tao sa mga batas at palatuntunan na pinagkaloob ng aking ama sa ibabaw ng lupa? Kung mismo kayo at tao ay pinatakunin ninyo yung mga turo at ipinagkaloob sa inyo yung mga biyayang mula sa kaligtasan na tinatakwil ng tao at ang kanilang tinatanggap lamang ang kaloob na pagpapagaling, datapwat ang katotohanan at ang mga aral ay kanilang itinatakwil at kanilang sinasarado ang kanilang mga tao. Na kung wala ng aking ama na biyay at buhay sa bawat isa't isa sa inyo, ay sa tingin ninyo na makakaya niyo baga na mabuhay na wala ang lahat ng mga biyaya na pinagkaloob ng aking ama sa ibabaw ng lupa? Na kayo'y makakakain ng tatlong beses sa isang araw, na kayo ay nakapagsasalita, na kayo ay nakalalakad at nakagagalak sa loob ng inyong mga tahanan datapwat, ano ang inyong iniisip? At ano ang sinasabi ng tao sa tuwing nananalangin sa harapan ng ating ama na dinit na bising sana ang bawat isa't isa ay nagkaroon ng kanilang mga buhay
at kanil-kanil ang mga guwa sa ibabaw ng lupang inyong kinasasalubong. Nasa akala ninyo ay hindi ko napakikinggan ang mga samot dalangin ng bawat isa't isa sa inyo. Nang iilan na nananalangin ay nangingin ng kanyang pansarili kaloob. Natapwat ang iba ay nangingin upang maligtas ang kanyang mga kaanak at upang maligtas ang tao na nakapaligid sa kanya. Alalahanin ninyo o tao, yung mga tinuturo sa kalagit na at yung mga katotohanan at iwagan ninyong nalaman sa pumagitan ng aming mga dinig mula sa kaitasan na ipinagkakalob sa inyo at sa pumagitan ng mga banal na kasulatan at ng unang suko sa inyong kapanahunan na pinagkakalooban na isa-isa yung mga hiwag at katotohanan upang malaman ng tao ang kanyang dampan sa ibabaw ng lupang kanyang pinasa sa inyo. Na inyong alalahan hanggang sa mga huling araw ng inyong buhay, hanggang sa mga huling araw ng inyong mga kaluluwa at ang inyong katawan ay mga hiwalay, ay tamasahin ninyo yung mga karunungan at kaloob na pinagkakaloob ng aking ama sa ibabaw ng lupa na inyong pinasasalubong. At iyan lamang ang aking sasisay sa kalagit na at di na ako pa magtatagal. Muli, ako ang guro ng sangkatawa, Jesus ng Nazaret sa inyong kalagit na. At ang mga tubig bago ako lumisan sa inyong kalagit na. Buksan ang mga ilan. At aking bibigyan ng bendisyon upang sa pag-inom ng mga tubig na yan ay magkaroon kayo ng taginawa at hindi maglupay-pay ang iyong mga katawan, maging ang iyong mga kaluluwa na tila nagiging gutom sa katotohanan sa inyo. Yan lamang ang aking ilalim. Muli, hindi na ako pa magpatagal. Adios sa inyo. Adios. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Puri.